Magandang gabi sa inyong lahat. Ito ulit ang Unicode Mike Padua at nandito ulit tayo sa ating coverage ng bagyong si AURING. At kasalukuyan ay hindi na po siya tropical depression. Nalusaw po siya bilang isang low pressure area, tropical disturbance, habang ito ay tumawid sa bahagi po ng Eastern Visayas at Kapikulan. At ito na po yung ating final update sa bagyong ito. Ngayong gabi po ng Lunes, Pebrero 22, 2021. At itong Tagalog version ay pinaglingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin ang update. Ito ang ating latest fast animation. So, kita po natin na kanyang mid-low level circulation ay naiwan dito sa may bahagi po ng Southern Quezon. And for the next few days o sa mga susunod na araw, ito po itatakot po itong west-southwest sa general direction po ng West Philippine Sea. Yung nakikita po ninyong kaulapan, ito, yung biglang umakyat north of Bicol, ito po yung mid-level circulation niya. Nag-interact po sa shear line ng isang frontal system. So, dito po yung shear line. Nakakonect po yun dito. Nakaganyan sa kanya. So, hindi na po natin ikabahala itong cloudiness na ito. But, magbibigay po ito ng mga pag-ulan dito po sa may silangan bahagi po ng Luzon sa mga susunod na 24 oras, okay? So, yan po ang kita po natin kaulapan ng kanyang mid-level circulation. May mga thunderstorms pa rin na nakaka-affecto sa silangan bahagi po ng Luzon. Samantala sa Kabikulan ay improving na po. So, we expect sunny skies with some isolated rains and thunderstorms sa paghahapon. Balik na po sa normal ang ating panahon na yung sa darating pong Martes o bukas. Ang ibang bahagi po ng Visayas ay napakaganda na po ang panahon. Although may trough pa rin yan, may inaasahan pa rin mga afternoon showers or thunderstorms. So, ito po yung ating final track kaninang alas 5. So, yan po ang pagbabago ng kanyang track. Umakyat ng bagya. Response with a shear line. So, napunta doon sa may Kabikulan. Although, malapit lang po sa may south. Pero nagbigay po ng malakas na ulan sa Bicol region. And dito po siya kaninang alas 5. So, for the next few days, ito ay tatahak papuntang West Philippine Sea at Dagat China. Ito po yung mga forecast, warnings, forecast tracks ng mga Asian agencies. Nag-issue na rin sila ng final take ng itong tropical cyclone. So, wala na po tayong papakita. Halos iyan na po yung mga last of their tracks. Ito yung multimodal diagnostic comparison ng humihinang si AURING. So, for the next 5 days, ay manatili lang siya bilang low pressure area at tatahak po siya sa general direction po ng West Philippine Sea at Dagat China. At ito po yung wind shear, masyadong bababa. So, conducive sana siya. Kaya lang nasa kalupaan siya. So, nahihirapan din siya mag-develop. In the next 5 days, yan po magiging forecast. Tataas ulit yung wind shear to avoid any regeneration itong weather system. At ito naman po yung ating rainfall accumulation mula sa windy.com courtesy of ECMWF for the next 3 days. Ay kasama dito yung ulan na yung araw ng Lunes. So, kita po natin, nag-extend yan hanggang sa may silangan bahagi po ng Luzon. So, yan po yung mga possible thunderstorms, yung mga remnants na kabit sa shear line ng frontal system. So, yan po yung mananatitirang kaulapan ng bagyong si AURING. At kung titingnan natin yung wind pressure at rain forecast for the next 3 days. So, bukas po ng Martes. Nandito po siya sa may West Philippine Sea, yung natitirang low-level circulation niya. Miyerkules ay nasa may kanluran na po siya ng Palawan, palapit po sa Calayan Island Group. May mga thunderstorms pa rin inasahan sa northern parts of Central at sa kalagitnaan po ng Northern Zone. So, kasama po dyan Isabela ang Calayan. Ang ibang bahagi po ay maging katamtaman na po ang panahon. Pagdating po ng Webes ng hapon, nandiyan na po yung remnants niya sa may Calayan Island Group. Magbibigay rin mga showers. Still, may mga possible thunderstorms sa Hilagang Luzon. Lalo na sa may Isabela at Cagayan. Sa Webes ng hapon,
At generally speaking, easterlies na po tayo at variable winds dito sa kaligitan ng Pilipinas, while easterlies sa silangang bahagi ng ating bansa. So, medyo normal po ang panahon. Yung temperatura ay bagyan na akyat, pero hindi pa naman masyadong kainitan dahil nasa Febrero pa po tayo. Sa Friday, kung yung forecast natin yan, mas forecast, yan, may mga possible mga rain showers at thunderstorms, silangan bagay po ng Kabisayan at Mindanao, ganyan din po sa Zamboanga Peninsula. So, it will be a good weather conditions for the next 3 to 4 days. Sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa, except po may mga afternoon showers, thunderstorms sa Northern Luzon, Eastern Visayas, Eastern at Western Mindanao, while the rest ay magiging okay po ang ating panahon. Hindi pa rin maalis yung mga isolated showers, thunderstorms dahil po meron tayong La Nina phenomenon. So, yan po ang magiging panahon natin. Wala tayong nakitang any LPA as this time. All clear po ang ating Western Pacific. So, bago tayong paalam, ito ulit yung ating graph set na ginawa kaninang hapon. So, nandiyan po yung Once Tropical Depression AURING ito yung kaninang alas 2, sa may susugod pa itong bagyong ito na siya na yun, na LPA na lamang. So, may nakakabit pong shear line, yung tail end ng frontal system, at yung amihan dito po sa may dulong hilagang Luzon. So, pahina na itong amihan. Babalik na tayo sa easterlies for the next few days. Okay? And so, dyan po nagtatapos ang ating update. Final update sa bagyong si AURING. At babalik ulit tayo na yung Wednesday. At babalik ulit tayo sa darating na Miyerkules para ibigay sa inyo latest sa ating panahon sa Pilipinas. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike para yung papaalam. Mag-ingat po tayo lahat. Be hashtag weatherwiser, hashtag typhoonwiser. At maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking YouTube channel.